Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus. Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sa gisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyoin. Mga kapatid, mga kapanalig, ang ating liturhiya sa gabing ito ay para sa bihilya ng ating pagdiriwang para sa dakilang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Rosario La Naval, no? So, ang lungsod po kasi ng Quezon, ito po ay ang patron ng ano, ng lungsod ng Quezon. At kaya po ang diocese ng Novaliches at kaya din po ng Cubao ay ito po ang pagdiriwang po sa araw na ito instead of the 20th Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos kahit dumulog tayo sa maawing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Panginoong Hesukristo, anak ng walang hanggang Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, kaligtasan ng mga umaasa sa iyo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, sumilang mula sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria, lalang ng Espiritu Santo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, mugtong
anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugdok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesus Cristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian. Tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa aking Diyos na tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem, buhat sa bundok ng mga olibo, na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolomeo, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago.
pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napupulong ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalagan ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatanan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y paog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gaya nga ng sabi kanina, ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng ating Inang Maria, no, ng La Naval, no, Our Lady of the Rosary, no, ng La Naval. So bakit ito ay namumukod tangi para sa araw na ito, no, sa linggong ito, no, October 2nd, no, tuwing second Sunday of October ay inilalaan ito para sa lungsod ng Quezon sa dalawang diocese, Diocese of Novaliches at Diocese po ng Cubao. Dahil ito po ay nagpapatunay ang pagdarasal po ng Rosario ay mabisa po ito, no, panlaban sa mga masasama, no. So the same thing sabi nga ng mga exorcisms, dapat kailangan marunong tayo magdasal nito, no, sa exorcist pala, sorry, no, sa para sa atin, no, na pagdarasal nito ng Santo Rosario. Kaya nga nakalulungkot kapag may magkukumpisal tapos ang tawag nito, binibigyan po kasi namin ng penance ang ilang sa mga lumalapit sa amin para sa kumpisal at hindi alam ang pagdarasal ng Santo Rosario, o ganun din man lang kahit Abaginoong Maria lang, kahit sa inyong lingwahe, no, Mapabisaya, Tagalog o Ilocano, yung mga ganyan. Sana kabisado, no, yung mga ganyan, kasi yan po yung parang
buod po, no? Hindi lang parang, ito po kasi yung Santo Rosario, buod po ng buhay ng ating Inang Maria at yun din mas lalong-lalo na ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga dun sa panahon po, bago pa ang Vatican II, ay ang hindi marunong sumabat or tumugon doon, kasi ang misa pa nun ay Latin, ay nagsasanto Rosario, no? Eh, ang ibang pangang mga manang noon, Latin pa, di ba? Ang Santo Rosario. So, yan. So, bakit nga ba na very significant ito para sa atin sa lungsod ng Quezon at sa dalawang diocese na nabanggit ko kanina, no? Dahil po noon, noong 1646, no, ito po ay binigay sa amin, no, na kasaysayan mula sa Diocese of Cubao, no? Noong 1646 po ay sinubukan pong sakupin ang Pilipinas na mga Olandes, na mga Dutch, mga taga Netherlands po, no. So yun po, nasa ilalim na tayo ng Espanyol, ng mga Catalan during that time, no. So eto na naman, meron na namang susunod, no, na mananakop sa atin. Actually, maraming sumakop na sa atin, pero eto nga, parang hindi na pinahintulutan ng mga Pilipino, mas lalo na sa kaalyansa natin during that time sa mga Espanyol, no. So yun yon. So may nangyaring sagupaan sa dagat, pero hindi po to natuloy na sakupin, no? Hindi sila nakatapak kumbaga sa lupa, no? So isang milagro, no, sa pamamagitan po ito, no, ng pagdarasal, no. So kaya napaka-importante. At ganyan din po ng 1662, makalipas po ang 16 na taon matapos na mapagtagumpay ng pagtatanggol ng Maynila, no. So may mga 5 labanan pala na nangyari mula dito, at ipinahayag po ng Archdiocese of Manila na malaking himala at bilang pasasalamat ay mula noon naging traditional po nila yung pagpuprosesyon, no. So at yun din misa at nobina sa karangalan po ng ating Inang Maria, no. So kaya nakita ito ng Vatican, kaya sa panahon po ni Pope Paul VI noong 1974 ay itinalaga po ang Santo Rosario ng Lanaval, na kung saan nakaluklok po ngayon sa Santo Domingo. Bukas po piyesta, no, dakilang kapistahan, no, hindi lamang po sa Santo Domingo, bagkus nga sa lungsod po ng Quezon ay naging patrona po ng lungsod ng Quezon. Kaya ibinibigay itong araw na ito, the second Sunday ng Oktubre, para sa Lanaval, no. So ang Lanaval na imahe ay katulad po yan ng Manawag at yun din ng Peña Francia. They are both Our Lady of the Rosary, no. So yan, yung mga maliliit ang mukha or imahe, tapos ang lalaki ng damit, no, yung mga ganyan. So yan po ang Our Lady of the Rosary. So yan. Sige. So ano nga naman ang ano, no, ang significant nitong Rosario? Bakit kailangan naman natin pag-aralan o gayon din pagnilay-nilayan ang mga misteryo ng Rosario? Ngayon din nga, bago mamatay, no, si John Paul II ay nadagdagan pa ng misteryo. Misteryo ng liwanag, no? The luces or lights, no? So yun yun, na kung saan ay meron tayong 5 misteryo na pinagninilayan, no, mula baptism hanggang doon sa institution, no, ng Eucharist. Napakahalaga nga na ito. Kaya huwag niyong sasabihin, walang base kasi yan yung pagdadasal ng Rosario. Sabi pa ulit-ulit ng mga salita, hindi. Yun nga kasi, dahil ang Rosario ay dinadala tayo sa malalim na pagdarasal, malalim na pagpapanalangin sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa buhay ni Jesus sa mga misteryo na ito. Sige, gamitin natin ang katagang Rosario at baybayin natin ito sa 3, Rosario, kung saan ay para maipaliwanag ng bahagya itong bakit nga napakahalaga ng Rosario na ito, no? Sige. The first one is Ro, no? Pagbaybay sa Ro, Rosario. Ro, roses. So, ang Rosario in Latin ay ibig sabihin ay crown of roses, no? So, yun yun. So, beads of roses para naman sa akin, no? So, kaya nga, di ba, may mga beads ng roses doon para may tanda kung ilan na ang Abaginong Maria ang ating nasasambit. Pwede naman sa daliri, pwede naman sa ano, no? Pero para practical, ay yun ay ginawa natin ng beads, no? So, ang bawat beads o bawat Abaginong Maria na ating sinasambit ay isang pag-aalay para kay Inang Maria ng rosas, no? So yun yun, roses nga, di ba, no? So yun yun, yung bulaklak.
At gayon din, sa lahat ng mga aparisyon o sa maraming aparisyon ni Inang Maria ay hindi natin, o kumbaga hindi niya nakalimutan o nakaligtaan na sabihin na pagdasal ang Rosario. Especially, di ba, in the apparition of Fatima, anim yan, no, na ang kanyang apparition. Basta ang sabi niya, nagpakilala pa nga siya na siya ang Our Lady of the Rosary, at yun din, huwag kakalimutan ang palagiang pagdarasal na ito, pag-aalay ng rosas para sa ating Inang Maria, no? At yun din, mas lalo na sa ating Panginoong Diyos, dahil doon tayo pumukuha ng pagpapala, doon tayo tumatanggap sa Kanya ng pagpapala. Kaya sa bawat Abaginong Maria, no, ay yun din ang inaalay natin. It's just not only ordinary roses, bagkos isang malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sa atin din, no, nailalayo natin yung ating sarili sa masama. So, whenever that we offer a roses, or we offer a prayer of a rosary, no, nailalayo natin, sabi nga ng mga exorcist. Kaya pag-aralan ang Rosario, taimtim na pag-aralan nito. At sana tayo ay maidala nito sa malalim na pagdarasal. Letter S, A, no? Sa, Rosa, so sa. Savor the moments. Sa pagdarasal po na ito ng Rosario, ay bigyan natin ng oras. Parang sa misa, di ba? Di ba, bago magsimula ang misa, may mga paalala ang ating ano, no, ang ating himpilan, ang Veritas, na kung saan ay wag muna tayong gagawa ng ibang gawain, di ba, yung mga ganyan, no? So bagko, sabi pa nga, hinihikayat tayo pag nakikinig tayo sa radyo or nanonood tayo sa Facebook, no, or sa YouTube, ay maggawa din tayo ng altar, no? Sindihan natin yung kandila natin ito at makisabay tayo, makisalo talaga tayo doon sa banal na misa. So, sa ganun din, sa pagdarasal ng Rosario, yung iba nga, di ba, 15 minutes nga lang, di ba, dinadahilan pang ganun, no? 15 minutes nga lang, kaya ibigay na natin yung oras natin sa pagdarasal na ito. Savor the moment. Ibig sabihin, ibigay yung ating pagtuon sa pagdarasal na ito. Hindi yung nasa tindahan ka tapos nagdarasal ka ng Rosario. Pwede naman, pero yung kunyari, pabili o ilan, Abaginong Maria, no, pupuno ka ng grasya. O parang ganun, di ba? O Abaginong Maria, no, pupuno ka ng grasya. Nak, yung luto ko, hindi pa ano yung sinain ko, pakitingin nyo, ganyan, di ba? Merong mga balakid, merong mga, kumbaga, distraction. Dapat ay bawat kataga ay ninanamnam natin. Yung iba nga, ang bagal talaga nitong sambitin, yung mga ganyan. Hindi dahil sa uutal-utal na, pero bagkos ay ninanamnam. Kaya savor the moment, no? Namnamin ang bawat sandali. Kasi yan lang yung oras na may bibigay natin sa ating Panginoong Diyos at sa ating Inang Maria. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng maraming oras sa atin sa pamamagitan nitong pagrorosaryo at sa banal na misa, ay na bibigyan natin ng oras ang ating Panginoong Diyos at ating Inang Maria. So savor the moments. At dadalhin dapat tayo sa taimtim na pagdarasal, no? So yung iba nga diyan, 'di ba? Hindi naman sa ano ko, so hindi naman sa binabash or somehow parang ano, no. Yung iba, 'di ba, may grupo ng 2000 Hail Marys. Wala pong kwenta kahit mag 3000, mag 5000 Hail Marys po kayo. Pero kung hindi na nanamnam at hindi na pagninilay-nilayan ang bawat kataga, eh walang kwenta po ang pagdarasal ng Rosario, no? At gayon din, pagdarasal mo ng Rosario, tapos paglabas mo, echismosat ka, at masama pa rin ang dinudulot mo sa iyong kapwa, eh parang walang talab, no? Ang nangyayari doon sa pagro-Rosario, no? Kasi, yun nga, sabi ko, buod, summary, itong pagro-Rosario na ito. Parang kanta, di ba, sa isang kanta, santong kabayo, no? Banal na aso, santong kabayo. Parang ganun, no? So parang walang nangyari. So that's why we have to savor the moments at tumimo sa atin kung ano yung mga misteryo ng pagro-rosaryo. Lastly, Rio, Rosario, Rio. Rio is a Spanish term, no? Kaya nga meron tayong Rio de Janeiro, 'di ba, sa ibang bansa, 'di ba, sa Brazil, 'di ba? At ganyan din, Rio means river. So, ilog. So, pag sinabi nating Rio, river, channel, ibig sabihin, daluyan. Di ba? Ang tubig sa
ilog no sa river ay dumadaloy na mabilis. Gayun din tayo, katulad ng ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon na lagi nating naririnig tuwing may kapistahan ng ating Inang Maria, especially pag simbang gabi at gayun din Mother of Theotokos, no, Mother of God, diba? January 1, na kung saan ay pagpapaalala sa atin na maging katulad ng ating Inang Maria sa pagdarasal natin ng Rosario. We have to be a channel and instruments na tayo ay magpapadaloy ng pagpapala ng Diyos. Si Inang Maria ay hindi naging maramot sa kanyang pagpapala. Kaya nga, sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, narinig natin, sabi niya, "Behold the handmaid of the Lord," no? Na ako ay ang alipin ng ating Panginoong may kapal, no? Sabi niyang ganon. Dahil ibinigay pa rin niya kahit sa kahuli-hulihan niyang hininga, no? Hanggang sa kanyang kamatayan, ang paglilingkod sa kapwa, no? Hindi niya ginawa o hindi niya, ginawa ang kanyang sarili na parang privilege na, "Oy, ako naman ang nanay ni Jesus. Ako naman ang anak ng Diyos," no? Yung mga ganyan. "Dapat ako ang pagsilbihan ninyo." Hindi. Bagkos ay ibinigay niya si Jesus, no? Sabi nga niya ng ano, 'di ba? Nang gano'n na pwede naman niyang sabihin na akin lang si Jesus, no? Hindi. Bagkos ay ibinigay pa rin niya si Jesus sa lahat ng tao para masalba mula sa pagkakasala. Gayun din sa kanyang paglilingkod ay hindi siya naging maramot, no? Kung nasaan si Jesus ay nandun lang ang kanyang Inang Maria, no? At gayun din ay naging ehemplo para kay Jesus para maglingkod ng tahimik doon, no? Sa bawat ministro ni Jesus ay nasa likod ang kanyang nanay. Gayun din tayo, bawat tagumpay o kabutihan na dinudulot ng ating mga minamahal sa buhay ay nandun din tayo sa likod nila, no? At gayun din nagpapaalala katulad ng Inang Maria. At ibinabahagi natin ang pagpapala natin sa isa't isa. Maging channel tayo ng pagpapala. Maging rio tayo, maging river tayo ng pagpapala. So yan yung tatlong pagbabaybay para maintindihan natin ng lubos anong dinudulot at dapat natin gawin sa tuwing tayo ay dinarasal ang Rosario. Ro, na tayo ay maging pagpapaalala sa atin ng pagbibigay natin ng rosas, no? Pagdarasal, pagsasambit na ito, no, ng ating pagdarasal. Sa savor the moments, taimtim natin pinagninilayan ang mga misteryo ng pagrorosaryo. And Rio, tayo ay maging channel, magdulot tayo ng kabutihan sa bawat isa't isa. Magdasal po tayo palagi ng Santa Rosario at hawak-hawak, hindi lang natin hawak-hawak at nilalagay lang natin ito sa bulsa natin na para talaga bagang anting-anting bagkos pagpapaalala sa atin na ganun ay ang ating Inang Maria ay hindi tayo mawawalay sa Kanya at gayon din ay itatawid tayo doon sa buhay na walang hanggan. Basta ang ginagawa natin ay katulad ng ating Inang Maria. Kaya matamunawa natin sa pamamagitan ng pagdarasal na ito ang buhay na walang hanggan katulad ng nakamit ng ating Inang Maria na inakyat sa langit dahil siya ay mabuti at dalisay ang kanyang puso. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita ni Maria, ang ina ng ating Panginoong Hesukristo, ang daan upang ipahayag ang tungkulin ng bawat Kristiyano
natupdin ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang buong pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang bunga ng kanyang pag-iisip, kundi pati ng kanyang tapat na puso. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, siya ang ating gabay sa pagdulog sa ating Panginoon. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat na nakikibahagi sa tawag ni Maria na magpahayag ng pag-ibig ni Jesus sa mundo, ang pamunuan ng simbahan, ang mga pari, madre, at relihiyoso, naway pagkalooban sila ng grasya ng Diyos upang patuloy at matapat nilang magampanan ang bukasyong ipinagkatiwala sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng ating pamahalaan ay makakuha ng inspirasyon mula sa buhay ni Jesus, ang anak ni Maria, na nagkatawang tao, upang naisin nila na sila'y hindi paglingkuran, kundi maglingkod, nang makamit natin ang katarungan at kapayapaang minimithi ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway mapahalagaan natin ang mga biyayang ating natanggap mula sa Amang nasa langit at matutunan na ibahagi ito sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid nating mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Si Maria ay naglingkod nang may pagmamahal sa tahanan nila ni Jesus at Jose. Nawa sa pamamagitan ni Maria, ang lahat ng ina ng tahanan ay mapayapa din ang pagmamahal at kabanalan sa kanilang pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon dito, nawa ang halimbawa ni Maria ay patuloy na magbigay gabay sa ating tungkuling ipagtanggol ang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga minamahal natin sa buhay na yumauna, nawa makatanggap sila ng handog na buhay na walang hanggang kasama si Maria, ang ating reyna at ina, at ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating natatanging kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, binigay mo si Maria sa amin bilang aming ina at reyna. Sa pamamagitan ng patuloy na pagdarasal sa Kanya, naway matanggap namin ang kaganapan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Oh,
kayo mga kapatid upang paghahain natin ang ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario ng Lanaval. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mga mahal, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din ang matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kapila tubos mong tunay, ang Jesus aming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailan. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Ubispong Tagapangasiwa ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at reliyosa at ang aming mga lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria, Nana ng Diyos, ang Birhen ng Lanabal. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Roque at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipso mung cum ipso enen ipso, este videu patri omnipotenti, in unitate spiritu sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Tagubili na managkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggaan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo eh. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Por
kapatid, mga kapanalig, ito ang mapagpala at mapagmahal na puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga dayaan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay na paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kukupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong mahal. Kaming nakikisa sa kanyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang patalastas lamang po mga kapanalig, inaanyahan po namin kayo na maging kasapi ng ating Veritas Eucharistic Advocates. Ang inyo pong tulong na ibibigay ay ilalaan para sa patuloy na pagpapalaganap ng debosyon sa Banal na Eucharistia sa makabagong panahon. Kung kayo po ay interesado, tumawag lamang kayo sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline number na 8-925-7931. Ulitin ko po, mga numerong 8-925-7931, local 129-131 at 137. O mag-text sa mga numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang po si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Ganyan din po, kung nais po ninyong patuloy ko pong pagdarasal lang inyong mga intensyon, follow nyo lang po ako sa aking Facebook po sa Dasal Pasyal ni Papa Bear. No? So, i-post nyo lang po doon or i-message nyo lang po doon ang inyong mga intensyon para sa kaarawan, anibersaryo, kalusugan at ganyan din po sa mga kaluluwang mga yumaon na po nating mga minamahal. So, yun po. At ganyan din po, huwag nyo pong kakalimutan mula Monday hanggang Friday din po, katoktahanan sa ganap po ng oras na alas 9 hanggang alas 10. Ako po ay napapakinggan, napapanood tuwing Merkules at Webes po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihayaan na natin ang banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa inyong kapwa tulad ng ating Inang Maria. Salamat sa Diyos. Nazareno, inulwalhati ka na.